Open our Bibles to Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12, a very familiar verse. 12 verse 1. Ating basahin ng malakas. Ready, end. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. At Galatians chapter 5, sabi ng Bible dyan, lay aside every weight. You lay aside every weight. Galatians 5:2. So open the Bible to Galatians chapter 5. Galatians chapter 5. Verse 7. Galatians 5:7. Ready, read. You did run well. Who did hinder you that should not obey the truth? Who did hinder you that who should not obey the truth? Last verse, Matthew 7:3. Matthew chapter 7, verse 3. Ready, end. And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considereth not the beam that is in thine own eye? Sabi ng Bible yan, there's a mote, and then there's a hindrance, and then sa lay aside every weight. Let's pray. Lord, thank God for the word of God ibinigay niyo po sa amin ngayong gabi. Pagpalain niyo po ito sa aming buhay at patawad po naman pong aming kasalanan po namin sa iyo. Pray for the power of God. Help me to become a blessing. Help me, Lord, to fulfill your will. Tulungan niyo po, tumawag ka po ng mga tao ngayong gabi at ikaw po yung mga sa mga puso. Fulfill your will. At gagawin po namin ang iyong kalooban. Now, forgive us of our sins, fill me with thy power. This we ask in Jesus' name. Amen. Thank you. You may be seated. Meron kaming member doon sa San Pablo na namatayan na siya ng tita. Ang tita niya ay taga Manila, I think, QC. At namatay ang tita niya, ay sila buong family, ay sila ay sumakay, meron silang sakyan, isang crosswind, at sila'y sumakay papunta doon, papuntang Maynila, sabay-sabay sila para sa lamay. At yung sakyan nila, of course, crosswind, SUV, sports utility vehicle, mabilis, matulin, crosswind, it's like a wind, okay? At sila'y papunta doon, problema lang, ay nakalimutan sila. Yung pala, sakyan na yun ay hiniram ng kamag-anak nila, yun ay isang government vehicle. At ito ay isang sakyan sa Kapitolyo at hiniram lang nila at mayroon silang nakalimutang tanggalin. At ang nakalimutan lang tanggalin ay tinatawag na speed limiter. Yung limiter hindi na natanggal. At nung sila ipapunta na, yung limiter ito inalagay sa transmission para makontrol yung pagbiyahe ng mga government vehicle para hindi abusuhin ng mga empleyado. At yung limiter na yun ay hanggang 60 lang. Kaya nung sila ipapunta sa Manila, ay kahit na anong taas ng accelerator sa linya door, vroom, 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 60 pa rin. 60. At sila'y dumaan sa S-Lex at papunta na sa S-Lex sa andyan. Yung crosswind, may potential mag 120, ay andun pa rin. 60. At sabi lang, sa gilid lang kami. At sa gilid lang sila habang dumadaan yung BMW, zoom! Mercedes-Benz, zoom! Honda Civic, zoom! Yung crosswind, andito lang. May potential siya to go 120 but staying in the 60. And our title tonight is this, what is our limiter? What is our limiter? What is it that limits us from doing the will of God when we can go 120 for God and we're staying at our 60 speed? Sabi ng Biblia, there are case here of our limiter here. It's called a weight. It's called a weight. Sa Hebrews chapter 12, sabi ng Biblia, you must lay aside every weight. It's something that limits us. It limits us from doing the will of God. Pwede naman tayong magmabilis at then doing the will of God. Pero something is limiting us. Mayroon nag-limit sa atin para gawin yung kalooban ng Panginoon. At yung isinawag mo siyang hindrance. It's like called the hindrance. Who that hinder you to do the will of God? And it's called a mote.
a mote in the eye na naghihinder sa atin to do the will of God. It's limiting us to do full gear for God. Pero dahil nga may limiter, this crosswind has the potential. Wow, it can go 120, room 200, room, no. Pero kahit nung apok niya sila niya door, trying to speed it up, pero andyan pa rin siya sa 60. It's called the wait. Lord, why? I'm trying to listen to the word of God. I'm trying to do the will of God, but something limits me. It's a limiter. What is limiting me from doing the will of God? What is our limiter? I have a limiter. You have a limiter. Everybody has a limiter. And God said, you lay it aside. Lay aside the limiter. What is your limiter? Number one, in the Bible, there are many people who has a limiter. Number one, John Mark has a limiter. John Mark has a limiter, and it's called fear. Fear, Acts 13, verse 5. Acts chapter 13, verse 5. Acts 13, verse 5. Sabi ng Biblia dyan, andyan na kayo sa Acts chapter 13, verse 5. God said, read, and when they were at Salamis, they preached the word of God in the synagogues of the Jews, and they had also John to their minister. And we go to verse 13. Now when Paul and his company loosed from Patras, they came to Perga and in Pamphylia, and John, departing from them, returned to Jerusalem. Bigyan mo yan. So verse 5, nag-full time si John, Mark, and after 8 verses, ay nawala na agad siya. After just 8 verses, nawala na siya. You know why? Because of fear. Because right after this, Paul is going to Lystra and is going to be stoned and is going to mag 50-50 siya, duguan at muntik na siyang mamatay, because in the front are battles, in the front are fears. Kaya this man has been limited by fear. Ano nag-limit sa atin para hindi gawin ang kalooban ng Panginoon? What is limiting us? And you know what? The preachers here are just challenged. Are challenged of the people before us. I was just challenged by Pastor Dante na mayroong Kalawan and this Mayor Sanchez and everything in Kalawan, pero he's not been limited by fear. At nalala ko dati, si Pastor Agbagala dito, siya'y nakaupo at siya'y nag-preach dito, siya'y may sakit na right before he died, at nag-preach siya at siya'y bigay na bigay. He was not limited by sickness. Hindi siya natakot, he's giving the word of God, and my eyes are at ako'y lumuluha at umiiyak ko at that time. These people are not limited, but something is limiting us. May nag-limit sa atin, kaya tayo hindi gawin yung kalooban ng Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, you lay it aside. Who is hindering you? What is that mote in the eye na nakitang-kita sa iba, but inside us, we can't see it. What is our limiter? Si Elijah ay isang prophet. He's called the prophet of fire. At siya yung Mount Carmel. At doon ay sarap ng mga Israelites, ang sarap ng mga prophets of Baal. Siya yung nag-pray. At yung offering ay punong-puno ng tubig, basang-basa, punong-puno ng tubig, binuhusan ng binuhusan, pero nag-pray siya for the fire. And fire, there was fire because of the power of God. And si Elijah, minsan, natuktok ng isang bundok, ng isang hill, at siya'y sinugod ng mga 50 soldiers and the captain, paparating na yung mga captains, at siya'y nag-pray for fire, and God sent, boom, fire! Yung 50 people ang naging barbecue, at dumating na naman uli, at dumating na naman yung 50, at yun na, at siya'y nag-pray for fire, and fire, boom! Naging chooks to go, at talagang naubos yung mga yun. You know what? He was a prophet of fire. Wow! Great revival in the time ng Israelites is at the valley of wickedness. Nasa valley, panahon ni Ahab at panahon ng masamang-masama and Jezebel, bagsak na bagsak, and when Elijah came, there was revival. And then, suddenly, dumating si Jezebel. At si Jezebel ay sabi niya, patayin yan! Habulin yan! And this man ay tumakbo sa takot. Bihin mo yan, the prophet of fire. Usual ang limit sa tayo, takot. Fear. Natakot tayo na sundin ang kalooban ng Panginoon. Fear. One of these ay fear sa babae. Fear sa babae. Fear sa asawa. Fear sa mga, alam mo yun, in the times, sabi nila, the most influential sa isang lalaki ay babae. And usually, to the up and to the down. Nakaulungkot yun.
at nakakatuwa din. Pero this one, this man has been limited by fear. Amen? Huwag tayong matakot sa mga asawa. Ako hindi ako takot kay AV. Takot ako kay Pastor Dante. Amen? What is our limiter? Ano ang nilimit sa atin? You see, this Jesus Christ, walang makapag-limit sa Kanya. Wala! At dumating, after niya mabaptize, ay siya itukso ng Diablo one time, tinukso siya, at siya itukso na naman, no! I'm not going to limit you. Devil, limit. I'm not going to let you limit me. As Jesus Christ. And doon, criticize ng mga parseyo. Criticize ng mga sadiseyo. But nothing can limit Jesus Christ. At siya'y babatuhin. Babatuhin siya ng mga tao. Pero pambihira, sabi ng Biblia, siya'y nakapag-escape. At nung siya'y babatuhin, talaga siguro si Jesus Christ, talagang fit na fit. At nung siya'y babatuhin na, biglang nakapag-escape po siya. At nawala siya. Nothing can limit him intellectually, nothing can limit him physically, and nothing can limit him spiritually. This Lord of us. At one time, siya'y nasa isang bayan at siya'y tutulak. Tulak ng mga tao. Mahulog na siya sa bangin. Tulak siya. At hulog siya dun sa brow of the hill. Tulak siya. Suddenly, bigla siyang nag-pave ng way. Abi-tabi! At dumaan siya. Bimian, may kasabihan tayo. The world will pave the way for the man who knows where he's going. At si Jesus Christ, and on. Tabi! Hindi ako mamatay dito. I'm going to die on the cross of Calvary. Nothing can limit me. Nothing can limit me. What is our limiter? Jesus Christ ay walang nakapag-limit sa Kanya. At usually tayo na fear ng rejection, natakot sa takot, meron tayong fear of rejection, of soul winning. Takot tayo na baka wala tayong bunga. Paano pag wala naging bunga? Paano pag wala akong na-win? At ganda na yun, in the mission field, ay lahat madami nag-no. No, 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 no. Ibigyan ng tracks, no. Ibigyan ng tracks, no. Minsan nga, mayroon akong binigyan. Sige, ma'am, babasahin po. Sabi sa no. Bigay babasahin. No! 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 Talagang pambihira, talagang pang artiste. No! No! Di mo yan, people are always saying no. Pero, kailangan natin gumawa ng paraan. Paano hindi palaging no? And there are ways. And we need the prayer of God and the power of God. Mayroon dun sa amin isang babae at isang nanay, asawa niya ay nasa abroad, mayroon siyang 3 kids and 4 kids, 3 boys and 1 girl. Sabi niya, beforehand, hindi siya nagpapasok ng kahit anong kulto. Mormons, like Jehovah's Witnesses, ano pa man. Hindi siya nagpapasok ng kahit ano. So, muntun ako doon sa apartment nila, mga subdivisions, at kumato ako. At pagkatok ko, sabi ko, ma'am, babasahin po. At parang mag-no siya, pero biglang dumulumbas yung anak niya. Sabi niya, hi, Kendra, come here! Kendra, come here! Ah, come on, come here! Sabi ko, ma'am, ang ganda ng diction niyo ah. Sabi niya, ah, ganun ba? Pasok ka! At napasok ako, amen, na Sharon. At ngayon, andun sa church regularly, na save, at naglilingkod sa Panginoon. You know what? We have to do something. Hindi po laging no. Yes, matakot ka for fear of rejection, but by the power of God, nothing can limit us. Amen! Nothing can limit us. What can limit God? The power of God. John Mark has a limiter. Number 2, Jonah has a limiter. Jonah has a limiter. At yun ay disobedience. Jonah chapter 1 verse 3. Jonah chapter 1 verse 3. Jonah chapter 1. Jonah chapter 1 verse 3. Ready, read. But Jonah rose up to flee to Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish. So he paid the fare thereof, and went down into it, to go with them unto Tarshish, from the presence of the Lord. Alam mo, this man, ay tinawag ng Panginoon, sabi niya, go to Nineveh. At yung Nineveh na yon, Nineveh is in the east. Nineveh ay syudad ng Assyria. And this Nineveh, sabi niya, punta ka doon. In your side, ito yung east. Sabi niya, parang punta ka sa Nineveh. Pinapunta siya ni east, pero siya pumunta sa west. At punta siya Tarshish. Tarshish, according to scholars, ay ito ay Spain right now. Pero siya ay nag-disobey sa Panginoon. Pero nung siya ay nag-obey sa Panginoon,
ay about 2,000 people namatay ni Vites ay nasave. Pero afterwards, ay nagalit ulit siya. It's very disobedient man at inagalimit sa kanya. Pero mo yan, kung siya'y sumunod sa Diyos, nung hindi pa nung siya'y disobedient, ay may nagawa ng Panginoon, there was a revival in Nineveh. Ano pa kaya kung talagang fully surrendered sa Panginoon? What can he do? O madami sa atin dito, ay nakapag-win, may mga bunga, amen, may mga fruits tayo, at pasuway pa tayo noon. May ginagawa pa tayong kalokohan. At may ginagawa kang kalokohan, ay naging blessing ka, nag-testimony ka, na-bless yung mga tao, nag-duha Sunday school, ay na-bless yung mga tao, pero may ginagawa pa ng kalokohan. May mga secret sins pa. Ano pa kaya kung talagang fully surrendered sa Panginoon? Manya, Lord, Lord, biyo mo, nag-obey siya, and there was Nineveh revival, 200,000. Ano pa kaya kung talagang hindi siya nag-disobey? At makita dito sa Book of Jonah, kung isipin natin, itong Book of Jonah, we're going to see it as a one story. At itong isang story nito ng Book of Jonah, halimbawa, of course, it's not just a story, it's real. Pero ating isipin nito na isang buo. At makita natin dito na yung mga cast dyan, at characters, at lahat ng props dyan, ay lahat ay sumunod sa Panginoon, pera lang sa propeta. Ma-realize mo na everybody there obeyed God except Jonah. Everybody but Jonah. Una, letter A, everybody but Jonah. Lahat ng mga tao doon. Una, yung mga mariners, yung mga sailors. Nung nakita nila, nung tinapon nila si Jonah, at si Jonah ay nalaglag, at si Jonah ay kinain ng isda, ay kinain tuloy nilo ng isda, ay andun siya, tumila ang lahat. Yung hangin ay tumila, at yung barko ay biglang nag-still. Pambihay yung mga mariners, suddenly, they obeyed God. They got saved. They believed God. Lahat nun siguro, there are about 40 sailors there. At yung mga 40 na yun, ay lahat ay nag-obey sa Panginoon. And then afterwards, sa dulo, ay nag-preach siya sa Nineveh. At sabi ng Biblia sa Nineveh, for just 8 words, ay lahat ng Nineveh, from great to small, ay lahat naligtas. At wala na ibang tao sa Book of Jonah. Yun na yun. The sailors, and then the Ninevites. Everybody there obeyed God, ironically, except Jonah. Biyo mo yan, lahat ng mga tao sa Book of Jonah ay sumunod sa Panginoon, pera lang kay Jonah. Number two, letter B, every animal but Jonah. Lahat ng animal doon sa Book of Jonah ay sumunod sa Panginoon, pera kay Jonah. Pera sa propeta. Yung mga, sabi ng Biblia sa 1:17, the Lord prepared a great fish. Walang binaget ko anong fish yun, pero sa Mark, makita natin it's a whale. At yung whale na yun ay obeyed God. And now, alam natin isa pa, yung worm. Sabi ng Biblia sa 4:17, and God prepared the worm, and the worm obeyed God. The fish obeyed God. Every animal obeyed God, except Prophet Jonah. Nakalulungkot. And last letter C, everybody but Jonah, every animal but Jonah, lastly, everything but Jonah. Lahat ng bagay doon ay sumunod sa Panginoon, except yung propeta pa. Tignan mo yan, yung great wind. Sabi niya sa great wind, punta ka doon, boom! Sumunod yung great wind. Sabi niya sa gourd, yung plant. Sabi niya, punta ka sa ibabaw ni Jonah, at sumunod yung gourd, except Jonah. At yung huli, yung lots. Siguro naman sa lots ngayon, ay parang yung ngayon, yung mga unbeliever yung ginagawa, yung mga truth or consequence, pinapaikot ng ganyan, kung sino sa atin ang pinapalo ng Panginoon. Pero at that time, according to scholars, ang ginagawa nila, ay merong mga papel, at yung mga papel na yon ay pinapaikot, at yung isa doon ay may dot. At may isa doon may dot. At alam mo, sa law of probability, imposible na out about 40 to 100, ay biglang makuha ni Jonah yung may dot. Hindi, kinontrol ng Panginoon yung lahat. Umikot ka at ibigay mo yan kay Jonah. Hoy, lahat, sumunod ka sa akin. At yung lahat ay nung umikot ay pumunta mismo kay Jonah. Biyo man, every animal, everybody, everything obeyed God except the prophet, except Jonah. Alam mo na ako lungkot, minsan lahat na sumunod sa Panginoon, pera yung full-time worker, pera yung Sunday school teacher, pwede yung choir member, lahat na pag nag-share ka, in-accept niya si Kristo, sumunod siya. Pero yung soul winner mismo, hindi sumunod sa Panginoon. Biyo man, it's ironic na everybody is obeying God except the prophet, except Jonah, except us. Yung mga chosen people of God, mga pinili niya to do the will of God. What is our limiter? What is our limiter? Psalm 78 verse 1, Thou hast limited the Holy One of Israel. Sabi niya sa mga Israelites, nilimit niyo yung power of God to work in you because of your disobedience. Bakit tayo magnetiling stay at the 60?
When pe tayo magsilin, door! And God, I want to wait 120, 200. Bakit ka magstay sa senta kung pwede mag-120 sa Panginoon? What is our limiter? What is our limiter? Anong limit sa atin para hindi gawin ang kalooban ng Panginoon? We are disobeying God kasi natakot tayo. Paano pag walang sumunod sa Panginoon? Paano pag walang wala akong na-win? But people, if we're just going to obey, are interested. Many people are interested. One time, kumakata ako sa bahay. At pagpunta ko, may isang nanay. Nanay niya to, bagong anak pa lang. Nanay niya, nanay siya. At sinuran ko siya ng gospel. Na-save siya. Afterwards, nag-church siya. At regular nag-church. Nalaman-laman ko, pulis pala. Pulis San Pablo. And this man, ay this woman, ay PO2 at siya ay nag-church ngayon. And mga people are interested. Ang kailangan natin mag-obey sa Panginoon. Many people there are interested. Last week, kumara ko sa isang bahay, nakita ko isang tatay, 25 years old, tumanggap sa Panginoon, kasama ko si Kuya Mario, bunga ni Sir Arnold, at nagpunta kami, pinunta namin tatay na yun. Sabi niya, okay, sama ko Sunday. Kala ko siya lang, nung gabi nag-text, sabi niya, sama ko asawa ko, pati anak ko. Amen! At nung Sunday, ayun, pinusundo ko siya. Sabi niya, hindi, huwag mo na akong pasakayin dyan. May sakin ako. At kami naka-convoy, punta sa church. At siya ay sumunod sa amin. Andun yung sakyan, andun yung aming multi-cab, at hindi naman siya sumusunod. People are interested if we're just willing to obey. If we're just willing to obey. Many people, the harvest, ma-harvest, madami ang harvest, but the laborers are few. Jonah has a limiter. John Mark has a limiter. And lastly, Eutychus as a limiter. Eutychus as a limiter. The lack of interest. The lack of interest. Acts 20, verse 9. Acts 20, verse 9. Acts 20, verse 9. And there sat in a window a certain young man named Eutychus, being fallen into a deep sleep. And as Paul was long preaching, he sank down with sleep and fell down for a third loaf and was taken dead. Amen. 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 Lack of interest. Si Paul nag-preach, pero nag-limit sa young people na to ay his lack of interest for the Word of God, for the things of God, for conferences, for the will of God. Bimian, sabi ng Biblia, natulog siya. And he was fallen into a deep sleep. Alam mo, sa research, yung word na deep sleep, ay ito palagi, malamoy kayo deep sleep pag kayo nag-REM. Ano yung REM? Rapid eye movement. Aga ganun. Ibig sabihin, malalim yung tulog mo. At di mo sa church, nag-REM siya, gumaganun, parang sasaniban, at madami yung ganun dito, madami pambihira, habang preaching yung nag-REM, fallen into a deep sleep. Amen! Matagal na tayong tulog. Matagal ka na nag-REM. Wake up! Awake up out of the sleep. Sabi ng Bible, we need to wake up. Don't let this interest limit you. Na wala pa tayong interest sa kalooban ng Panginoon. Wala tayong interest sa plano ng Diyos sa ating buhay. Wala tayong interest sa will of God in our lives. Pili mo yan. This Eutychus represents the young people interested sa lahat. Facebook, YouTube, tablet, Twitter, but not the things of God. And tayo, ay nawawala lang interest to the will of God. Si AB, nag-birthday pa lang noong October 3. Sumuot ako ng card sa kanya. Sabi ko, Dear AB, bakit ganoon? Para kang isang bangko, habang tumatagal, tumataas ang interest ko sa'yo. Amen! dapat, habang tumatagal, tumataas ang interest natin sa Word of God, sa will of God, sa kalooban ng Diyos. And for the missions and for the faith promise offering. Amen. Amen. Dapat lalong tumataas ang ating interest sa kalooban ng Panginoon. Alam mo, one time ay nag-preach si Paul Chapel ng San Pedro at nakisabay ako kay Sir Arnold sa sakin nila. Ay, hindi ko alam na kayo pala ay nakain sa mga inasal. So before that, sabi ko, Sir, pwede po ba akong makisabay? So, gutom na, gabi na,
Muha ako ng Shopwise, kumain ako ng Shopaw, at malaking Shopaw, so nabusog na ako. At nung papunta na kami, bigla kami pating sa kalamba, bilang kami gumilid. At sabi niya ni Pastor sa mga workers niya, maging manginasal tayo. Niya, ba't ikaw? Wow, pati ba ako? Okay, sige. Punta kami sa manginasal. Pero sabi ko pang bihira. Alam mo sa mission, bihira lang manginasal eh. Bihira yung unlimited rice. Hay ko, bakit ngayon pa? Kung kailan busog ako? Hay ko pang bihira yan. Busog, hindi ko ma-enjoy yung unli. So, nung si Sir Arnold ay nag-order at yung mga workers andun na, sabi ko, teka lang, CR lang ako. Punta ako sa CR. Gusto ko maging hungry at gusto ko maging magbibigay ang lahat sa pagkain na yun, ma-enjoy siya. So, punta ako sa CR. Ako yung nag-jumping jack CR. Ako yung jumping jacks. Para ako yung magutom. Ay ko, gusto ko ma-enjoy. Gusto ko ma-enjoy. Gusto ko magutom. At pagkatapos nun, punta ako, kumain ako ng mga inasal. Amen. I enjoy mga inasal. Ano kapatid? Kailangan natin ay maging hungry for the things of God. Hungry for God, hungry for preaching, hungry for God, hungry for the Word of God. Kailangan nating gutumin ating sarili sa mundo, kasalanan at sanlibutan, which limits us from doing the will of God. What is our limiter? What is our limiter from doing the will of God? Alam ba, ngayon may earthquake, pero usually after earthquake, pag yan ay nasa sea, nagkaroon ng tsunami. Ang tsunami, walang limit yan. Nothing can limit a tsunami. Kasi after the earthquake, nag-travel siya, isang wave na napakataas, nag-travel siya at the speed of jet. At siya ay papunta sa land. At usually, ang height niya ay maabot ng mga 100 feet. 100, mataas. Pero yung highest ay maabot ng 900 feet na tsunami. At hindi pa yan, but unlimited siya ang kanyang destruction. No, bakit? Kasi after one wave, zoom, there's another wave. Zoom, and there's another wave. Zoom! Ano mga patid? Kung si Jack High sinawag na Texas Tornado, kailangan natin ng mga tsunami in San Pablo, tsunami in Calawan, tsunami here in Los Baños, who will give the gospel zoom. We will give the gospel zoom. We will give the gospel zoom. Unlimited, unstoppable for God. And nothing can limit us. Wala na pag-limit sa atin sa kalooban ng Panginoon. Pero alam niyo ba anong tawag sa maliit na tsunami? Tsunano. Tsunano, kapatid. Huwag tayong maging tsunano sa kalooban ng Panginoon. Onting discourage mo lang, tsunano. Ayaw mo na. Tsunano. Hindi mahal sa kalooban ng Panginoon. Ang liit-liit, onting sin, onting kasalanan, at tayo ay nagiging tsunano sa kalooban ng Panginoon. We need somebody who will say, God, please don't let anything limit me from fulfilling your will in my life. Maganda. Maganda kay Zacchaeus. Zacchaeus ay tsunano, pero siya ay mabilis tumakbo. Kahit na siya ay tsunano, siya ay mabilis tumakbo. At siya ay umakyat ng puno just to see Jesus. What are we willing to do for God? To do something unlimited for God. Hindi lang unlimited rice, only text, and only coke. Hindi. What we need is the unlimited power of God. What is limiting us? What is limiting us? At usually, nag-limit sa atin, natakot lang tayo magsimula. Ako tayo magsimula. Magsimulang magbigay, magsimula again magbigay, magsimulang mag-start ng work, magsimula. At salamat sa Panginoon, ay tulong ng Kalawan, ay meron kaming multi-cab, at yung multi-bag ginagamit sa pag-fetch ng mga visitors. At nung binili ito, ito ay 29,000. Sabihin mo yan, 29,000. Sumakit ng multi-cab, 29,000. It's a blessing from God. Siguro, mahal pa ang tricycle. Mahal pa ang motor. Pero, sabi ko sa church, pagandahin natin to. Mag-commit tayo para ito'y mapinturahan. At nagbigay na, nag-commit yung mga tao, pinapinturahan namin. At ngayon, ay wasak yung dashboard niya, pinaganda yung dashboard para siya maging presentable. At dumating yung panahon na kailangan ng register. Hello, church, kaya natin mag-commit. Yung sakyan, ginagamit sa pag-fetch ng mga anak nyo. At ng mga anak nyo, at yung ating mga bisita. Kailangan natin mag-commit para ito yung mag-register. At nag-commit sila. At yun, yung commitment ay nabuo, dala ko sa LTO. Kapunta sa LTO, punta ko doon. Sabi niya, okay, punta ka doon sa inspector, doon sa parking lot ng LTO. Dala ko yung sakyan doon. Kapunta ko doon, inspector, chinek, yung chassis.
Chinek, yung makina, ating bagong kailangan ngayon, early warning device. So, chinek lahat, chinek. Sabi sa akin, okay! Okay na! Okay na! Ikaw, okay na po? Okay, alis na ako. Tapos nung pag-alis ko, ay biglang, pampiya, sabi ko, ang bihira, sabi ko, dito pa! Okay naman to eh! Dito pa sa pa ng LTO, ng inspector, at the LTO, ayaw talaga, alam mo, afterwards, yung inspector, tinulak pa ako ng inspector. Hanggang sa mag-start. At nung start, amen, praise the Lord. At nag-start na siya. What a blessing. Alam mo, kapatid, minsan, ang nag-limit sa atin ay takot tayo mag-start. Pero pag nag-start na, it's a blessing from God. It's a blessing from God. Usually, ay nag-start, takot tayo mag-start, giving permission, start soul winning, start doing the work of God. Alam mo, kanina, nasa Pablo ako, Nakoy, nag-soul winning, punta ko sa isang bahay. Kapagod ako, sabi niya, ano saan kayo? Christian Bible Baptist Church. Alam mo, doon ako nag-aakal dati, sa Los Baños. Mia, nag-academy ako. Ikaw saan? Doon sa ano, may highway. May highway. At doon ako nag-aakal. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Esnet Muñoz. Ako si Esnet Muñoz at kapatid ko si Herbert Muñoz. Ay, kapatid na si AV. Ay, ko yun, asawa ko na. Kamusta si Pastor Arnold? Ay, Sir Arnold. Kamusta si Ma'am Clay? At kamusta na yung si Frenchie, yung mga nalala niya? At biro mo yan, people are everywhere. Ang tayo nasa paligid natin, we're just going to knock them. Knock, mag-knock tayo sa mga doors and go after them. People are everywhere. At itong taong to, sabi niya before, ay siya student ng academy here. Pero, it's small world. It's small world. All you have to do is to let nothing limit us from doing the will of God. Last week, just the other week, may kaya ako, isang gate. Sabi ko nga, usually, there's a no. So pagbigay ko, sabi ko, Ma'am, babasahin po. Pagbigay ko ng babasahin, sabi sa akin, no. Sabi ko, Ma'am, baka pwede lang kayo invite sa Baptist Church. Baptist? Saan yan? Saan yan? Pinapunta niya ako at sinirean ko siya. Pagkasabi niya, saan yan? Saan yan? Interesado siya. At afterwards, pinakapin niya ako at nalaman ko na siya ay 7 years na teacher ng San Pablo Colleges. San Pablo. At after 7 years, siya na ngayon ay project consultant ng isang European company for reserve energy. Siya ay nag-gagawa ng project dyan sa Rizal para magkaroon ng biomethane gas at ang electricity hindi na galing sa electricity kundi sa bio-waste, sa mga damo, sa mga manure. At yun ang project niya. It's a big project from Europe. At yun ang kanyang boss. At sabi niya, sabi ko, Ma'am, invite po kayo sa church. Kaya Sunday yan, just last Sunday. At siya ay nag-church, FTV. Alam mo, nung siya ay nag-offering, nagbigay ganun siya, 600 pesos. Sa amin sa mission, malaki na yun. Kaya pampihira. Oh, what a blessing. Kung meron pala akong 10 FTV na ganito, 6,000 agad yun. Amen? Biro mo yan. All you have to do is obey. Ano nag-limit sa atin? People are interested. They're everywhere. Somebody just not let anything limit us from doing the will of God. Doing the will of God. Ano nag-limit sa atin? What is limiting us from doing the will of God? Mga kapatid, my personal testimony, ako ay galing sa Bicol, sa dulo ng Luzon, at likod namin ay Pacific Ocean, at dulong-dulo lang kami, Puerto Diaz, source of God, never heard. At one time, ay nanay ko, tulungan ako makapasa sa isang examination, wala akong kalam-alam, and suddenly, binya nakapasa daw ako, ano yun? Isang scholarship, isa Los Baños. Kasaan? Nung sa Mount Makiling. Nung school. Philippine High School for the Arts. At wala akong kamuang-muang. Ako ay isang prom de boy. At andun lang, nag-jole, nag-sanggola. And suddenly at 12 years old, ay napunta ko dito. Eh dito, sabi nga ng kuya ko, pagdating ko dito, Andy, na culture shock ka. Pagdating ko dito, yung bag ko ay yung pang chuper na bag dito. Ay yung dala-dala ko. At wala pa akong kalam-alam sa fashion dito. At syudad. At punta ako dyan. At nag-aaral ako for 4 years, and afterwards, tinuruan ako ng theater, pag-arte, pag-direct, at yung tinuro sa akin. And afterwards, ako'y nag-try, after ko mag-graduate, ay nag-try ako
sa pag-aartista, hindi halata. Pero nag-try ako. Nag-try ako, ay nakuha ko mga ilang shooting, pangalawang shooting, pangatlong shooting. Classmate ko, yung kung nanood kayo ng Pinoy Big Brother at yung si Papa Evangelista, eh, classmate ko 'yan. At yung isa pa ngayon, yung sa commercial. Yung sa commercial ng Tide. Ay ito ko pa lang kahapon, andun ako sa Lugaw Queen, at pagtingin ko, kung bira, nasa TV, classmate ko to ha, si Shinley Vihner, yung sa Tide, yung may nalaglag na mabigat na ganyan, galakad siya ng ganyan, yan si Shinley Vihner, classmate, apat kami, yung isa ay naging lawyer na, at yun na ang pinuntahan, at isa ay naging preacher, amen, sa biyaya ng Panginoon. At kami train for that. Pero alam mo, at that time, may nag-limit sa akin, limit sa akin dahil ako'y probinsyano. Limit sa akin na pagsalita. Yung nga, ako'y Bisaya magsalita. At ako'y nasa Bicol, yung alam ko na salita. So pagkatawan nila ako palagi, ako'y palaging binubuli. At one time, and nag-recite ako sa class. Sabi ko, yung mga classmate ko ay taga Miriam College, mga Inglesera, nag-English sila. Ha? Ha? At sa ako'y binubuli nila. One time, sabi ko, okay, English class, recite, give a story. One time, I was walking and suddenly a dog came. And when a dog came, I ran and I sat down and I got a weapon. When I said weapon, ay pambihira. Yung mga tao, yung klase, nagtawan. Ah! Weapon. Dapat weapon. Pambihira talaga. Sakasay. Natawan ako. And one time, unbeliever pa ako noon, sabi ko, narinig ko yung kanta ng The Course, ano hindi nyo alam, unbeliever pa ako noon. Sabi niya, ay, nakapagayin mo yung kanta ng The Course, yung Leave Me Breathless. Tawa na siya, breathless, Andy. And at that time, talaga sabi ko, nalimit ako nito. At sabi ko, sige, mula ngayon, nag-practice ako. Palagi, everywhere I go, kung anong makita ko na ganyan, sa mga jeep, ay babasahin ko, go give pray, sorry store. At okay, iba't ibang mga gine-recite ko, Rejaryo, babasahin ko, Philippine Daily Inquirer, wherever I go, ay ginagawa ko, ay nag-practice ako, at minikanik ko ni Monica, ang makina ni Minika ni Monica, habang pinipitik niyo, pitong tupas, may pitimini, Peter Piper, pickle, Peter Piper, whether the weather be hot, whether the weather cold, we'll be together, whether you like it or not, British, whether the weather be hot, whether the weather be cold, we'll be together, whatever the weather, whether you like it or not. I tried to practice again and again. Alam mo yan? Ba't ko ginagawa yun? Because ayaw ko malimit ang pag-communicate ko sa audience. Pero this time, hindi na ang audience lang. Anong gag-limit sa atin from communicating the gospel to the people? Anong gag-limit sa atin from communicating the word of God? Hindi mo kailangan maging magaling magsalita. Hindi mo kailangan maging perfect ang speech. Ang kailangan lang ay puso na Lord, let nothing limit me from doing the will of God. Yung mga tao, these people, 12 apostles, ay mga fishermen. They don't know nothing about speech. Wala silang mga college education, but they have the heart that, Lord, nothing can limit me from doing the will of God. Anong nag-limit sa atin from doing the will of God? At yung nanay ko, may ako sa Bicol, first year college ako, I got saved. At sinaran ako ni AV. After yung nasave ako, may ako sa Bicol. At alaman niya, very Roman Catholic. Sa Bicol. So kinuha yung Bible ko. Sa bahay. Bakasyon ng college. Wala akong Bible. Buti na lang, save. Binigyan ako ng isang Bible. At patago, binabasa ko yung Bible. Na afterwards, hindi talaga mapigilan. Sabi niya, Andy, kung hindi ka babalik sa Katoliko ngayon, ay, tigil ka muna ng pag-aaral. So pinatigil ako ng pag-aaral for one semester. Isang semester, nasa bahay, tatry ko i-please ang parents ko to honor my father and my mother. And afterwards, ay piniyagan uli akong mag-aaral. I graduate ng college and afterwards, nag-Bible school. And after ko mag-Bible school, nag-asawa. After mag-asawa, ay nag-mission. I tried as much as possible, Lord, let nothing limit me from doing the will of God. Pero many of us, marami nag-limit sa atin from doing the will of God. Ano yung limit sa atin? The shortest line between two points, the straight line. Ano nag-limit sa atin from doing the will of God? Para tayo mapabilis. Para tayo nag-stay sa 60. Kung pwede naman mag-120. Para sa Panginoon. What is our limiter? What limits us from giving our faith promise offering? From soul winning, from going out and going to the mission field. That was limited, the Holy One of Israel. The Holy Spirit of God is working tonight. Don't let it limit. Don't let it be limited in your heart and in your mind.
Bye to my lahat. Tayo manalangin. Lord, thank God for the word of God. Salamat po, Panginoon, for the blessing. What limits us? What is our limiter? Nag-limit sa atin in doing the will of God. Lord, forgive us of our sins. Tulungan niyo po kami to give everything to you and to do your will for your glory.